that he may see good. Keep thy tongue from evil, and thy lips from speaking bad. Come on, depart from evil, and do good, seek peace, and pursue it. The eyes of the Lord are upon the righteous, and his ears are open unto their cry. The face of the Lord is against them that do evil, to cut off the remembrance of them from the earth. The righteous cry, and the Lord hear it, and deliver them out of all their troubles. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivereth him out of them all. Keepeth all his bones, not one of them is broken. Evil shall slay the wicked, and they that hate the righteous shall be destroyed. May sabay. The Lord redeemeth the soul of his servants, and not of them that trust in him shall be desolate. Ulitin ko lang po yung verse 2. Sabi dyan, my soul shall make her boast in the Lord, the humble shall hear thereof and be glad. Let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita. We pray na kayo pong magpala. Maraming salamat sa mga blessing, Panginoon. Maraming salamat sa preservation niyo, Lord. Lalahanin niyo po, Lord, na kami naman po ay ang talagang lakas namin nasa yung salita, Lord. So, nawa ay mga salitang ito, Lord, mag-usapan namin, mag-aaralan, ay maintindihan, ma-apply, tumanin, Panginoon, lalo mga kabataan, even mga simpleng bagay ngayon, mga kasalanan na pag-usapan namin yun, but even mga mature Christians na, Panginoon, minsan pumapasok pa rin ganito kasalanan. So I pray na gabayin yung bawat isa, yung lingkod especially, may patient ito na maayos, Panginoon, maintindihan, kahit kayo po bandang uli, yung may taas, at malalati, kayo pong mapupurihan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga po na po. Morning po sa lahat. Morning po. Dali lang po, yun ang mga aking gamot. At malamig minsan, no? Maulan. Okay, sino dito ang may Facebook? Sino wala? Mayroon ka din eh. Nakita ko eh, ikaw ba yun? Sinanay mo. Ang test mo. Okay, very good. Meron. Bawal yung okay. Okay, so ang title po natin ngayon, actually ang topic natin ngayon ay, ang tagal ko nang inaano to kasi, obviously, mga kabataan ngayon, sabi nga daw nila, ang panahon namin, ay ito paano, may technology na, pero hindi ganito katindi, na na-express nila yung kanila sarili sa, ano, kung paano nila gusto. Dati kami, nag-drawing lang kami kung saan, yung mga classmates, nag-drawing sa blackboard, walang magawa. Ngayon, nilalagay sa wallpaper nyo, minsan pinopost nyo pa. So, napansin ko lang, at ang i-address natin kasalanan ngayong umaga, no, actually, hindi natin totalian itong Psalms na ito, no? Medyo totok lang tayo sa ibang part nito, pero title lang ngayong umaga, yun nga, yung mga may Facebook pala, ilang beses kayo nag-post? Isa-isang linggo. Wala, si Jana, di ko nakikita eh. May Facebook ka ba? Instagram. IG. Oh, may IG. So, Twitter. X na lang ngayon yan. Pangit naman X. Sino madalas ko makita dito sa newsfeed ko? Sabihin ka ba? Halos wala. Ibig sabihin, okay-okay kayo. Amen? So, pero, still, alam nyo, kaya nga pinag-usapan natin mga ito para handa kayo. Mano ito, sabi na Peter, pag nagkaroon na kayo ng ganyan, lalabas po yung ano eh. But, fill up nyo nga yung space dito, ito, kay Ate May. Dito ka na DM. Tsaka si Peter. Okay, yung tatlo pala sinasabi ko, di ba? Joshua. Come on, parang matapos tayo. Joshua, Prince, Mark.
Na Joshua. Queens. Pwede lang gawin natin church, puro likod eh. Pwede ba yun? Yan, dyan ka, sa atin mo. Yan, sa atin mo. Yan. Napay tayo malaking lugar. Amen? Amen. Saan siya sabi kanina? Sa Facebook. So, yan. So, ngayon, baka, baka hinahide nyo lang ako. Hindi ko nakikita. Except post to public, except Pastor Reyes. So, so anong mapansin mo sa mga pinopost na mga katamihan po dyan, lahat mga bata? May mga Bible ba? Nasa nga puro memes, minsan ano pa, kalokohan. Kung di naman kalokohan, pero sa kahit Bible, parinig, di ba? Ganyan yung iba eh, alang ewan eh. Parinig pa. Kasi iba naman, kasi naiintindihan ko ng pansa, parang sa mga bata, parang laro lang yan eh. Pero hindi nga ganun yun. Walang laro-laro. Pag tandaan nyo, dapat napaghandaan nyo na yung character nyo. Kasi nag-develop kayo sa way na seryoso kayo sa buhay, sa ginagawa nyo. At wala kang ginagawa na walang dahilan lang. Wala lang. Okay, yun ang objective natin. Kaya title natin ngayon, by the way, gusto ko lumabas sa inyo sarili. Ano yung ano sa palagay, anong tawag nyo sa mga tao sa Facebook na madalas mag-post? Cloud chaser. Ha? Cloud chaser. Cloud. Lagi matututunan ngayon. Ano yung cloud? KSP sa atin. Talaga ba? Yan ang bago ngayon. Nabanggit ko sa inyo to eh. No? Pasikat. Papansin. Special advantage or influence. Cloud chasing. Parang hinahabol mo yung pagsisikat. Sikat. Okay, tama, no? Ang title natin ngayon, sa inyo nagaling nga, pero namanggit ito sa last time natin, di ba? Ang title natin, ngayong maga, Vira. 7 minutes na ako agad, ah. Papansin ka ba? Alam niyo ba yan? Sabi ko sana KSP ka ba? Pero ngayon, hindi nauso yun eh. Dati nung panahon namin, ganun. Buti, ganda pa ngayon panahon namin dati. Kasi ganun, aasa rin kayo. Ibig sabihin, ramdam ng tao yung hindi maayos na attitude. Yung gusto mo ikaw lagi. At ngayon, lalo sa ngayon. Eh dati, yung media pa lang, popular media, mass media, yan, TV, radio. Eh ngayon, ultimo mga bata, pwede magpapansin. Kaya iba, nag-iisip, ano kaya, ano, para maraming likes, ganyan. Iba nga, mga kalokohan, iba talaga nag-play pa, di ba? Eh syempre, mag-isa lang, mga loner pa. Nakakita pa yung mga ganun, siya yung nag-play. Tapos siya rin yung isa, mag-change costume lang. Tuwan-tuwa naman yung iba doon. Nag-iisip din Stephen ng ganun, no? Ha, sumigat ka. Ngayon, again, mga bata minsan, di natin minamasama kasi bata. Pero ganito yan. Kaya sumisigat, sabi sa Bible, that which is, ano ba yun? Yung talagang tinatanggap ng tao, tinataas ng mga tao, accepted before men, is abominable before the Lord. Hindi lang accepted yun eh. Ang term doon is, alimutan ko, exalted before men is abominable to the Lord. Sabihin yung gustong-gusto talaga ng sanlibutan, madalas sa hindi, talagang halos lagi, ayon ng Diyos. Amen? Amen. Anong baliktari? Ganun eh. Hinahayaan niya lang yan, pero later, sisingilin din tayo. Pero lalo sila. Pero tayo, ligtas na. Pero still, kaya dapat natin iwasan to. So again, medyo may halo pa rin ano po to, yung pastor nga sa Bisaya. Hindi ko na pinapangalanan pero kilala na iba sa inyo. Yung mga nagrebelde, yung mga anak nila. Kasi mga ganyan ako, hindi ko maano yung minsan, hindi ko maalis sa iyong utak ko. Iniisip ko rin. Para gusto, may mga bagay na gusto kong intindihin eh. So isa yan sa mga nakikita ko, bakit
Ito mga to, lumaki sa church, anak pa ng pastong. Bakit napaka makamundo? Yun ang tanong ko sa utak ko. Okay, gusto nating sagutin, malaming sagot doon, then ang may matutunan tayo doon, matutunan natin at i-apply. Kaya isa mga na I believe, isa tong bagay na to, mapupunta sa ating ano to, mga sins to avoid na series or playlist. Kaya subtitle natin, avoid being attention seekers. Yan yung nakuha ko eh. Ngayon wala na lang yung clout seeker eh. Chase. Attention seeker, papansin basically. Iwasan nyo yan. And actually, ito kaya pag tinitingnan ko kayo isa-isa, walang ganito halos sa atin eh. No? Maganda yun. Pero again, may influence kayo na sa libutan. At least, alam nyo na yung dapat nyo iwasan at hindi nyo kaingitan pa. At lalong din nyo supportahan at lalong din nyo i-follow at i-share at i-tolerate at magkakaroon kayo ng, di ba, magkakaroon ng lifetime partner, kaibigan. Iwasan yung ganyan, hindi natin kailangan ng ganyan. Kahit sa mga churches ngayon, pasikatan din. Nabanggit ko ng Thursday, di ba, yung iglesia naman, lagi yung ganun, paano lang, building namin ganito, kaya sumanib na kayo sa amin. Ha? Tayo katotohanan lang. Kaya kung magpo-post kayo sa Facebook, sa mga social media, okay-okay din yan. At least warning, talagang Bible, hindi parinig, may kinaasaran ka ngayon, paparinggan mo, ilalagay mo sa ano. At least, of course, talagang warning, kung pwede naman personal sa kanya, direct mo na. Pero, so yun ang ating tema ngayon. Ha? Kung walang mapansin sa inyo dito, okay yan. Okay. Pero aralin pa rin natin. Okay? So, title natin, pansin ka ba? Subtitle, avoid being attention seekers. And then, meron ako ditong soft boasters. So, yun ang parang another tag ko dito. Kasi po, nire-reconcile ko, saan pa sa Bible makikita to? Parang walang exactly napapansin sa Bible, pero actually meron, no? Pero yung boasters, mga mayabang at nagmamalaki, actually, kaano yun eh? Magka-attach sila pala, talaga. Kahit anong isip ko, parang di eksakto, pero still, sa Bible, kasi gusto kong makita sa Bible, mismo kung ano sinasabi about attention seeker, pero actually, mga boaster pala to. Kaya sinabi ko lang soft boaster kasi hindi pa halata. Kasi again, salamat sa Panginoon, sa buong mundo, alam na natin yung masama't mabuti at least to some degree, to great degree. Kaya wala ngayong mayabang na sobrang yabang kasi alam agad natin mayabang eh. Pero meron din pala. Yung mga either walang magawa or talagang china-challenge nila yung norms, no? Na alam nilang masamang magyabang, magyayabang pa. May mga ganyan. By the way, mga bakla na naman, di ba? Proud, pride. By the way, yung pala sinurge ko sa ano. May sinurge lang ako about pride. Lalabas lagi mga bakla eh. So, go figure. So, kaya, before yan, alalim mo natin mga terms natin. Pag sinabi, anong sinang boasting? Boast. Hindi madalas ginagamit sa panahon natin, pero sa Bible, paulit-ulit. Kaya alam na natin yung sabi niya. Pag anong sinang boast, nagmamalaki. Diba? Nagyayabang. Yung pala yung dapat nandito sa introduction ko. No? Ano yung mga makikita natin post madalas? Sige, ano yung mga madalas? Ha? Travel. Ba't mo kailangan malaman ng ibang tao yung nagpunta ka sa ganyan? Wala lang. Gusto ko lang i-share. Okay, pero madalas ay hindi. Nagyayabang eh. Diba? Pag nakapunta ka ng Singapore, anong pinagkaiba nun sa Makati? Lugar, tawag. Mas maraming tao siguro. Maraming Chinese na konti. Singkit. Ganun din yun eh. Diba? Nilalagay na lahat yan kung saan lugar kasi para kumita yung iba. Okay naman yun. Pero, ayan, anong pinagkaiba ng ano yung mga mabundok na lugar? Chocolate Hills sa Montalban. Pinagkaiba ba? May konti, syempre. Pero, ganun din eh. Ano ba? Madalas na ano? Travel, bukod sa travel. Ano yung kinain ko ngayon? Di ba? Ba't dinidisplay yung anong kinain ko ngayon? Para magutom kami? Ano? Hindi ako nag-Facebook para magutom ako. Ano? Maganda rin para variety. Ano? Walang problema doon. Ay, maganda pa. Yung itlog daw, nakikita sa newsfeed ko, ang daming klase ng luto. Okay yun. Pero yung iba, nagyayabang din eh.
Kasi yung kinain ko ngayon, mas mahal pa sa sweldo mo ng isang linggo, dalawang linggo. Parang ganun. Iyayabang. Ano pa? Bukod sa kinain, travel, sasakyan. Nagkapera si ano dun eh. Kilala niyo ba yung umaman dun? Si Blondie. Ngayon, may team na siya eh. Mabae. May yabang talaga yung mga ano eh. Sa Dubai. Ganyan lang, bubukas na. Tsuk! Saan ba yun? Gagamitin ba araw-araw yun? Ang tagal naman. Gustong gagamitin mo yung sakyan mo. Mabilis eh. Eto, pindutin mo to. Tsuk! Parang robot na umaali. Payabang lang eh. Tapos pag andong ka, ang hirap gamitin ang sasakyan ganun. Mga lubak yun, sira agad. Ewan ko. So payabang lang. Ano pa? Damit. By the way, si Sandra mahilig sa damit mo. Okay lang yung babae, saka maganda yung damit, di ba? Maganda yan. Kaysa naman yung laman mo yung pinapakita mo, di ba? Amen. Yung babae. Saka kung di na masyadong mahal, wala ka naman, sino mag-gumagasta sa'yo? Wala naman. Huwag ka lang, Papa. Baka naman naghihirap na yung nanay mo. Hindi naman, di ba? Ang damit ngayon, napakamura na, di ba? Kahit saan. Mga babae nga, hiraman pa kayo sa... UK lang, ang dami niyan eh. Nagmamakaawa na nga yung ano, bumili na kayo. Ang daming pag nag-display sila doon. Ang daming damit. Ano ba yung mga nakikita sa news feed niyo? Basically, halos lahat eh. Ano? Quintas. Bracelet. Cellphone. Tablet. Nagtutupi-tupi pa. Wala ka sa kanila. Tatlong tupi. Ganun, nagiging tablet. Ano pa? Ha? Iba naman. Nag-skateboard. Kung ano man yan. Nagbabike to. Yayabang din, di ba? Kaya nyo, hindi nyo kaya yun, no? Kaya ko tumamli, tapos iikutin ko. Bali. Bali, yun na. Hindi pinapakita kasi nabali yan, eh. Pero advert ang tumikita doon, si Red Bull. Eh, yun ang in-research ko. Ano ba ito, Red Bull na to? Street sport. Ginagamit nila yun. Pati naalala ko yung aking office mate dati ganun. Minsan, madalas absent. Bakit? Eh, may event po kami. Ano pala siya, driver? Waste ka. Ba't ginagasto sila yun? Payabang yung kasi alam nila yung tao, mayabang din. Pag nakita nila, nanalo yung Mitsubishi sa race, naku, bibili yung Mitsubishi. Eh, laos na ngayon ng Mitsubishi. Ferrari nga naman yan. Ganun din yung Red Bull. Yung puro Red Bull. May tatalo, Red Bull. Mga pag Red Bull nga. So, ano pa nakikita nyo? Tingin nga ako. Away, di ba? Iba naman. Boxing. Honor. Ano honor? Achievement. Achievement naman. Ito nga pala yung medal ko. Okay lang yun sana, no? Pero actually, totoo yun. Ha? Kasi na-assault din ako dyan. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, may meron kayong time sa mag-review sa school, wala kayo sa church. Hindi pa kayo nag... Hindi nyo ba alam yung kalooban ng Diyos na gano'ng kalaki yung sweldo kailangan niya para maglingkod sa Diyos? Sige nga. Yan ang challenge ko sa inyo. Again, ha, hindi kayo mag-aral. Sabayan, pantay lang, tama lang. Hindi yung... Mapahiya din ka. Actually, pag nagtrabaho kayo, magko-conflict na yan. Diyan na mag-uumpisa mag-conflict yan. Pag ngayon kayo hindi nakinig, basta, naingit ka lang kasi ako, top 1, ikaw, ano. Top 1 din ako dati. Yung panahon. Ganyan po yan eh. Kaya sa church, nakakalungkot. Supposedly, maging encouragement ka sa church, naging tisot ka pa. Ang hirap i-handle lang ganun. Kaya, i-balance yan po yung buhay niya. Amen? Amen. Buti lang, wala masyadong ano dito. Hindi, meron nga eh. I-balance nyo. Okay, nasan pa? Nasa introduction pa lang tayo. So yun, bakit na mapapansin? Iba naman,
bastos naman kasi wala nang iba mausip, maisip eh. Wala akong, di ako matalino, di ako magaling mag-tricks. Nakabastosan na lang. Ang dahil manunood, no? Kasi iba, kaya nga nandyan. Walang magawa eh. So, boasting, attention-seeking. Ibig sabihin, paano ako mapapansin? Eh, ba't ka magusto mapansin? Yun ang tanong. Ngayon, yung mga bata, nagpapansin, natawa tayo kasi ang cute eh, di ba? Kaya minsan, pag nasa church, andito, di ba, pinapalo eh. Kasi hindi dapat na eh. Mapansin ka. Iba naman, magkukulay ng buhok. Kakaiba, kakaibang damit, kakaibang gupit, kakaibang kulay ng mata. Nakita na ba kayo ng ganon? Sa opisina, magpo-forma na itong mga ito. Lalo sa smart. Kasi lalo yung mga sa amin, kasi pag hindi kayo formal na ano eh. Naku, paya ba kayo? Ang babakla pa. Yung meeting kayo, so, ano ba ito? Amerikano? Ano? Pero ang itim, tapos naka-blood. Nakakaasal minsan na di-distract ka eh. Iba naman, papansin. Ano rin, labas ang ano. Nakakita ka ng naka-contacts na ano. Alam mo, ahas o. So. Papansin eh. Eh, napakahirap maglagay ng ganun. Sakit yun, delikado yun pag napaganong ka dun. So, mapapansin, attention seeker. At ang daming, hanggang hapon naman tayo, no? So, basahin lang muna natin example natin. Meron ako dito. So, yun yung mga worldly example. So, alam natin yan. Again, ha? Hindi ba dyan, mag-birthday lang? Papasabo pa dyan. Ay, birthday ko nga pala. Ay, hindi nila alam. May paalam natin. Magkapasabog yan. Gagastos yan. Ba't may, ba't kaya may ano doon? May party, may drums, may banda. Diba, may pasabog pa. Hindi sapat eh. Na napansin ako nung dito, gusto ko pansin din ako doon. May lalo pa yung mga ano, may mga kapit sa multimedia, mga mainstream, ABS, yan. Magpapa-birthday bash pa yan sa yan, yung mga noong time show. Ay, birthday pala niya, ano, alam mo ba? Eh, ganun din sa Facebook, di ba? Yung birthday sa Facebook, di ko maalis eh. Lahat yung inaalis ko yun, nasa taas. Stories. Pag birthday, hindi maalis. Ba't kailangan malamang yung birthday mo para batiin ka? Hindi, batiin. Mapansin. So, ano pa? Parang hindi pa ako contento dun yan, mabanggit natin. Ano yung talaga alam yung papansin yung tao? Sa TikTok, ganun din. Lahat na gagawin, no? Tattoo, yan. Sa US daw, uso yan, no? Anong magawa, basically, pumunta sa mall. Mukha, pinatatuan, ano, yakuza. Mata, pinatatuan. Yung iba nga, di ba, nagsabi ko sa inyo, nagmukhang ahas yung iba. Yung ano yun eh, mga ang gaganda pa, yung pinakita sa mga Christian ng groups kasi yun eh. Pinakita nila yung nangyari sa artista dati, maganda. Ngayon, ang pangit na. Pansin lang, mapansin lang. Eh kaso napansin ka nga, tinawanan ka naman, gusto mo yun? Ano ba? Again, yung mayaman especially, papapansin. So ngayon, dito tayo sa Bible. Hindi po iba sa Bible yan kasi talagang winawarning tayo against maging boastful. Kaya meron ako ditong maraming example dito sa Bible, pero yung isa na lang ano natin. Pakarami. So, siyempre, kung alam niyo si sino ba yung hari ng Assyria, ng Persia, yung panahon ni Esther, Xerxes ba yun? Ano yung isang pangalan niya? Ahasuerus, ano siya rin ba yung Ahasuerus? So, nagpa-party 7 days, tapos ang after party, parang isang buwan. Ano itong ginagawa nitong mga ito? Kasi maraming pera, walang magawa, papapansin, hindi sila hindi sapat sa kanila yung mapansin sila ng... Uy, okay nga. Hindi lang sapat yun. Dapat mga wow!
Ano na? Yung mga ganun yung may, kasi yung mapapaganda ng ewan, mapa-OA. Bible, mayroon ba tayo sample dito sa... Na-place namin ito, nadaanan namin ito sa Acts, yung mga dito na nun. Sino yung mayabang na pinapunta dyan? Hindi ko makita, dali ah. Si Agrippa, sino yung asawa niya? Pinakalala. Letter B. Wala. Si Bernice. Hindi ko nalagay. Hindi ko nakabasahin kasi pero natake lahat niya sa Acts dati, sa series natin. So ang ganda ng contrast, yung anak ng Diyos, yung lingkod ng Diyos, si Paul, nakakulong. Itong mga mayabang, anong ginagawa? Papasok lang din sa palasyo, talaga namang sabi doon, with all pomp. Sinabing pomp, mayabang, kayabangan, forma. New Testament. Ayun. Sabi dyan, the morrow when Agrippa was come, and Bernice with great pomp. Sino yung great pomp? Si Agrippa, kasama yung asawa niya, kasama yung great pump. Ano yung kayabangan niya siguro, mayroon pang silang parada, mayroon pang kung ano nung baka yung damit niya, parang ano, mayroon pang tagad karga, nakakita ba kayo na ganun? With the chief captains, principal men. So yung pinakalingkod at pinagpala talaga yun si Paul, pero siya nakakulong. So ang gusto kong makita nyo dun is, hindi tayo dahil mahingit dun. Amen? Later dito sa Agrippa, munti ka na maligtas, munti ka na naman nagwala, hindi pa rin. May dahilan yun. Kasi mayabang nga eh. Ang hirap, actually, imposible kang maligtas yung mayabang. Alam nyo ba yun? So, tuloy ko lang ha. So, yun na, mga worldly examples natin, biblical example. So, this time, mayroon akong 10 points. Anong meron? Ano yung mga dahilan? Bakit tayo dapat umiwas maging papansin at mga mayabang? Hindi lang proud to eh, boaster, ito talagang pinagmamalaki mo pa. Nagyayabang ka, pinopost mo, ako nga pala ay may ganitong cellphone, ganitong laptop, ganitong sapatos, ganito yung aking kinain, dito ako pumunta, honor ganyan na, honor 1, 2, 3, at napromote pala ako, at birthday ng aking kaibigan ko pala si ganyan. Bakit dapat natin iwasan? Number one. So hanggang ano lang muna tayo, apat. Psalms 10. Medyo obvious na yun. Pero again, inaalam natin to para iwasan natin, hindi tayo maingit. At matulungan din natin sila. Again, ang hirap kausapin ng ibang mayabang. Alam mo na mayabang, sabi mo huwag kang mayabang. Pero pwede mong gamitan kasi ng wit yan eh. Ibig sabihin, di ba? Na yun nga, kunwari, ano mong gagawin mo? Kunwari, si... Katrabaho na si, ano? Si Wayne. Si ano? Si Christian. Nakaranas lang ng konting sweldo. Gatites ka ba, man? Anyway, kunwari, nakahawa ka lang ng pera, di ba? Yung iba, yabang na agad. Okay? Para iwasan natin. At therefore, mapabuti tayo, yun ang ginagawa natin. Basta, hindi naman kami ganyan eh. Ganyan natin. Sabi dito, ibasa, ready, go. For the wicked boast and only heart desire, and blessed the righteous whom the Lord abhorreth. The wicked, through the pride of his countenance, will not seek after God. God is not in all his thoughts. Yun na. Ito yung muwi. Actually, tatlo yung point ko dyan. Hindi ko pa nga sinabi yung verse 4. No? Pero sa verse 1 pa lang, verse 3, I mean. Unang verse natin. Bakit tayo dati mayabang? In-associate ng Diyos, ng Bible, salita ng Diyos yung kayabangan saan? For the wicked boasted. Sino daw yung nagyayabang? Anong klaseng tao to? Wicked. Ayan, balikan natin yan. Tingnan natin sa James 16, sabi dito, but now, ye rejoice in your boasting.
all such rejoicing is evil. Pag mayabang ka, masaya ka pa, ang sama nun. Dapat nilalaban, dapat talaga nating iwasan 'yan. So, kasi sabi din sa verse na 'to, sa first part lang tayo kasi mayroon pa tayong dalawa dito lang. Ano ba 'yung niyayabang mo? Yung laman ng puso mo, paano nabanggit natin kasi mga example, lahat 'yon ay yung gusto nilang pakita, pagyabang. Kasi mayabang sila sa puso nila, gusto nila lumalabas yung hindi pwedeng, hindi. Kaya nga, ang aralin natin, huwag tayong maging mayabang. Eh, paano nga, pastor? Eh, kung alam ko talaga, nakita ko, ako yung mas magaling sa kanila, hindi ko sabihin. Dapat mo lang sabihin. Para lang malaman nila. Men, ngayon, sa grupo doon, ako yung pinakamatangos dito eh. Wala na akong lamang sa kanila, kung di tangos. Kailangan eh, ano ko yun? May matangos ba dito? Si Bud, medyo, no? Bukod kay Bud, wala na. Si Bud, no? Magyayabang yan, ha? Ma-offend ako. So, ano yung nasa puso mo daw? Lumalabas yan. Ano yung sabi siya, Jeremiah? Ano ba yun? 9? Ano yung nasa puso natin? Nakakalimutan ko lagi itong verse na ito. 17:9. Okay. Ang sabi dyan? Pagbasa, ready go. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Yung puso daw ng tao ay mapanlin lang. Manluloko yan. Above all things talaga yan ang mga panluloko. So, ingatan natin yan. Sabi sa Bible, sa Proverbs, keep your heart, di ba? For out of it are the issues of life. Hindi naman sabi dito, mas matindi. Yung puso mo daw, mapanlin lang yan. At, wicked. Hindi lang wicked, desperately wicked. Sobrang wicked, walang pag-asa. Yung sabihin ng desperate eh. At who can know? So, mag-ingat tayo. Ngayon, sinasabi dito, pag mayabang ka daw, yung galing kasi yan sa puso mo at sa gusto ng puso mo. So, again, kuha agad natin dito eh. Kaya mag-iingat tayo, mga bata. Hindi yung na gusto mo ngayon, gusto mo makuha at tama agad kasi gusto mo. Hindi. Iba yung tama, iba yung gusto mo. Minsan, yung gusto mo tama, pero madalas, yung gusto mo hindi tama. Hindi gusto ng Diyos. Gusto mo, pero hindi gusto ng Diyos. So, alamin mo muna kung gusto pa rin ng Diyos. Kaya sa point number one, it is evil, wicked. Masama yan, yung konting yabang lang naman eh, yung classmate ko nga, minsan teacher ko pa nga, minsan presidente pa natin, mayabang eh. Ba't mo gagayahin? Nakakabuti ba yung mayabang? Eh, syempre, pakagalangin siya. Anong galang yayabang lahat ng tao, tsaka mga peking yabang naman yung ginagawa ng mga ano, di ba? Alala ko tuloy si Duterte na naman eh, yabang ng pag ano eh. Pag-usapang China na, yun. Tiklop naman. Yung pala, kausap niya lang pala yung mga yun eh. Kaya ang dami nabuo mga ng China. Eh, hindi mo tayo nang ano. Pero yung China kasi talagang walang Diyos yun. National ano nila yun. Identity. Komunista. So, yun. Kaya ang dami nabuong business ng China dito na illegal nung panahon niya. Pero matagal na pala yun si Alice Goh, di ba? Ganyan po yung mga spy kasi tinatanim po yan. Lalo yan, dalawa, Russia, US. Matagal na naman yung mga spy-spy dyan. Lalaki yan, ititrain sa bansa nila. Mga bata pa yan, katulad ko na, ganyang kaliit pa lang. Mapadala ka dun. Kahit medyo malaki ka na, mapadala ka dun, pero alam mo, mission mo dun, ha? Taga-observe ka dun. Spy ka dun. Hanggang paglaki. Ba't ang yaman ito? Lumaki sa farm. Anong school mo? Hindi ko maalala. Saan ka nag-aral? Ano? Nakakalimutan mo ba yun, Ate Marge? Saan ka nag-aaral? Elementary? Ha? Nabotas. Anong pangalan ng school? Anong pangalan? Nabotas National High School. Ba't mo alam? Siyempre, ilang taong ka dun eh. Nusulat mo pa yun eh. Ay, kabisado nga namin yung National. Ayun, ano eh. Kasi yung spy hindi alam. Hindi niya alam.
Hindi siya doon nag-aaral. Ang problema, tanga-tanga naman, hindi naman lang nag-invento na something. But anyway, kasi mahirap nga magsinungaling ng ganun. So, ano nangyari yung kayo sa panahon ni Duterte, sinetap yung mga ganyan. Ba't tayo napunta doon? Kasi mga weekend, so ang iyabang sa ano. Pag sa iba naman, hindi naman matapang pala, yun ang sabi ko doon. Kaya mag-iingat tayo. Sakto lang, huwag kang mayabang, pero tumayo ka sa tama. Pwede kang maging, actually, natatapusin natin na mamayang hapon, sa tamang klase ng pagyayabang. Okay, walang may yabang, hindi yan ano eh. Nagmamalaki. Makita natin nila ito, yun, sabi na sa 34 Psalms. Tsaka kay Paul, may mga bagay na pwede tayo ipagmalaki. Pero hindi nagyayabang. Okay? So, pero mong dito mo tayo sa mga mali. So, number one, bakit tayo dahil umiwas dyan? Mga bata, pag nasa college na kayo, magkaibigan nyo, mayabang. Mayabang magsalita, mayabang magkwento. Mamaya, ganun ka na rin. Kaya aralin nyo na ito, hindi nyo kailangan yan. Yung gusto ko sabihin nga lang kanina, kung ay mayabang, sabi ko kanina, ano yung pinagyayabang? Kaya ako rin, naglagay ng contacts. Magkano yung contacts mo? 5,000. Kilala kong gano'n, salamin. Ikaw, hindi ka nagagalito. Hindi na wala pong mata ko. Hindi, kasi kailangan mo kasi gumamputer tayo. Diba? Magkano ba yan? 50,000? Ano yun? Eh, kasi yung ano yung radiation na tapak niyan eh. Kaya nagbayad ng, hindi mga 50,000, mga 20 lang, 25 ganyan. Nagbayad ka salamin ng gano'n. Yayabang eh. So, pwede mo sabihin, ang mahal naman yan. Pwede bang ano na lang, may mga ano, pwede kang tumingin sa green daw sa malayo para yung mata mo ay ma-refresh. At kailangan magbayad ng ganyan kamahal. So, pwede mong ganun, no? Kaya sabihin, pag nagko-contacts, di ba masama sa iya, pwede mong palalahanan. Okay? Kasi nga, para sa iba, para sa kanila, laro lang yun, payabang. Yun naman, yung mga, ano pang mayabang? Bumili ng sapatos na napakamahal, di naman kailangan. May sapatos pala ako dyan pamimigay ko, hindi ko gusto eh. Magkano lang, 150 lang eh. Maganda naman, pero ayoko eh. Sino gusto? Wala. Hindi, pala, raffle ko na lang. So, number one, huwag mayabang kasi ng weekends according to the Bible. Marami pa to. Ito medyo mabigat. Number, dito pa rin, the same verse, no? Kaya hindi namalis dito eh. For the wicked boasted, so wicked, number one, kaya sabi dito, and bless the covetous. Okay, pa ikaw daw mayabang ka, hindi pinagpapala yung sabihin, pinapasaya mo, bless the covetous. Ano yung covetous? Ha? Hindi lang, masaingge, tama rin. Pero ano yung madalas ginagawa ng covetous? Grabber, no? Papayaman, yan. Alam mo, kaya nga, balik tayo sa mga binanggit nyo kanina. Yung pagkain man yan, ano. Sino yung mayaman dyan? Bakit lalo kayong pinapaganda yung produkto? Pero alam nila, mura lang yun. Ito iPhone. Kaya ano pala, Galaxy. But anyway, yung iPhone, Galaxy mo naman yan, especially yung mga sapatos na ano, mura lang yung cost ng pag-produce nila nun, pero ikaw, ba't binibili na napakamahal? Yun ang tanong. Ba't binibili natin? Kasi papahanga mo eh. Alam mo, hindi kayang bili na iba, ikaw kaya mo. Di yung galing mo, yaman mo, di ba? Yayamanin ka. At sinong pinagpapala mo dun o yung pinapayaman mo? O yung binebless mo. Yung mga nagbebenta, yung mga manufacturer. And again, yung iba, alam nyo ba, yung iba hindi nagmamanufacture pero kumikita. Yung mga producer, mga promoter. Ipopromote lang nila kasi nung bumili kayo ng ganito kahit hindi nyo kailangan. Pero hindi ko sabihin nyo kailangan. Kailangan nyo ito. Diba? Mga promoter. Mga endorser, mga commercial, yan. Mga model. So yun, kaya huwag tayo dapat maging boaster, papansin. Kasi una, wicked yan. Pangalawa, ang nakikinabang dyan, yung mga covetous na ayaw dapat natin bilang mga lingkod ng Diyos. Amen? Anak ng Diyos, yung mga loko-loko pa yung yayaman dahil ikaw,
Hindi mo maiwasan sa sarili mo kasi gusto mo nang magyabang. Yan sabi dyan eh. And blessed the covetous. Kaya number two, encourages covetousness. So in general, yung sabihin, magpapayaman yung iba, maingit yung iba, magagawa rin ng competition dito. Diba? Basically, kahit saan business yan eh. Kunwari ang sasakyan. Kung marunong na mag-produce sa sasakyan yung kumpanya, alam niya, napaka ano yan, luxury siya. Yung sabihin, malaki kita. So, hindi pwede sila lang yun. Mapapansin ng iba, ay, ang bihira yung mga may pera pa lang to, kahit walang pera, bibili ng gito, mahungutang. Diba? So, gagaya sila, gupudos na sila, and then, yung tao ngayon, kubetos na yung mga tao. Bili ng bili, kahit walang pambili, maingit, utang. Again, of course, ang kawawala naman dyan, gawain ng Diyos eh. Kasi nga, ginastos na kung saan-saan, anong matitira pa sa church? Sa oras nyo, anong gagawin? Gusto winning pa ba kayo kung puro, ano na kayo, kubetos na kayo? Gusto nyo, kailangan paganda tayo, pasikat, ganoon, bike naman, dapat healthy. Kaya hindi naglilingkod sa Diyos. Nakita nyo yung paano kayo nilalayo tayo sa gawain ng Diyos. Kaya number one, it's wicked and evil. And number two, it encourages covetousness. Nangiging ano na, ang tawag nila dun, ecosystem na yung pagiging covetous. Ibig sabihin, uso na yan, di na masama yan kasi lahat gumagawa eh. Ang hirap, di ba? Paano may iwasan yung bandang lahat na gumagawa, sa palagay mo lang, obviously. Tapos pag sinabi pa, masama yan, ay, ano yan, huwag tayong ganyan, ikaw pa yung masama. Anong maging ano? Anong huwag mayabang? Lahat tayo mayabang eh. Lahat tayo nagpo-post ng ano-ano. So yun, tuloy ko lang, number three. So again ha, huwag tayong maging mayabang, papansin. Kasi una, wicked, encourages. Mayroon akong ba, hindi nyo nabanggit kanina yung isang papansin, yung masalita. Yan, di ba? Bakit yung iba masalita? Iba, ano? Basta ikaw, kanina ako nagsasalita. Iba naman ko eh. Kapon, masalita ba ako pag tayo-tayo lang? Hanggat maaari nga, hindi eh. Nag-aaral tayo, nagtuturo ako eh. So, ganun. Iba yun. So, yan. So, pag masalita naman yung iba, papapansin. Again, iba yung kung nagtuturo ka at nang naayos. Pero iba yung gusto mo ikaw yung napapansin lang. Iwasan natin yun. Okay. So, number three. Dito pa rin sa verse na to. Sabi dyan, whom the Lord? Pakibasa, whom the Lord? Abhor. Ano yung abhor? Abhor. Hindi masyadong ginagamit ito, no? I abhor you. Ano yung sabihin nun? Ha? Sinusuka, nakakasuka, galit ka dun. Yak! Ganong galit ang Diyos doon. So magyayabang ka pa? Kasi kahit ano pang meron ka eh. Alam na, hindi may impress ang Diyos dyan. Kahit mga tunay na lingkod ng Diyos nga, hindi impress dyan eh. Naalala ko dahil ng batang Kristiyano ako niyan, si Pastor, ganyan. Medyo na kukuha ko yung sinasabi yan. Pero nag-iisip ako, ba't ganito? Lahat na lang pinupuna eh. Pero sa pulpit lang pala yun. Kasi nga, nag-aaral tayo eh. Para maintindihan natin, may mga bagay na sinuturo ng Diyos, gusto ng Diyos, pero tayo, ayaw natin, baliktad naman. May mga gusto tayo, ayaw ng Diyos. Ito, ganun to yun, yung pag-iabang. Kasi hindi ma-impress ang Diyos sa'yo. Kung matalino ka, kasi siya nagbigay niyan eh. Kung mayamang ka, alam niya kung saan nagaling yan eh. Anytime, pwede niyang bawiin niya, ba't siya ma-impress sa'yo? Eh, ba't pa-impress ka ng pa-impress sa'yo? Ba't papansin ka masyado? Kaya hindi tama yan. Kahit saan po, sa church lalo, wag naman. Huwag tayo dito magpagalingan. Gawin mo na lang yung tama. May reward ka pa sa Diyos, natuwa pa yung, na-bless pa yung ibang tao. Hindi ka kailangan magyabang. Kaya yan ang mga itong points dito. Basahin natin ibang verse. Ito sabi sa, ito may mga kwento kasi dito medyo mahaba-haba. No? Ay, tayo naman tayo. Sa Ezekiel 35. Ito po again ang Israel Judah nagkasala sa Diyos. Bandang muli, nagyabang pa. Kaya sabi niyo, thus with your mouth have boasted against me.
and have multiplied your words against me. Puro masalita eh. I have heard them. Kasi sabi ng Diyos, yabang mo, alam ko yung kayabangan mo, narinig yung pinagsasabi mo. Hindi siya kaya again, mas maganda nga by default tayo mga Kristiyano, tahimik lang. Kung may naiisip ko niya parang dapat ganito, dapat ganyan. Alamin mo rin exactly paano sabihin nyo, kung paano perform yun, kung paano ma-take effect, kung anong sa palagay mo maganda. Kamayabang agad. Amen? Amen. May mga kasi, may mga tatalino dito siguro, yung iba dito, pag laki-laki, matalino to. Anong gagawin mo dyan? Pag mamalaki mo, tas lalo yung ito si Jamie, mag-IT to eh. Baka matalo niya pa yung tatay niya. Baka naman magyabang si Jamie. Ikaw, tester ka lang. Ako, manage up. Huwag na huwag niyong gagawin yun. Amen? Amen. Si Kuya Joe, pinaglalabang kayo niya. Eh. Baka naman si Julia, pag mayaman na. Kaya si Rafi, mamalitin niyo yung nagbigay sa inyo ng opportunity. Ganong ginawa nito, ang Diyos ang galing sa Diyos lahat yan. Amen. Kaya galit ang Diyos niya, magmayayabang ka. Ano pa, medyo i-elaborate ko pa later yun. Dito sa Romans. So number one, it's wicked and evil. Number two, encourages covetousness. Number three, the Lord hates it. Galit ang Diyos dyan. Kaya ito, sabi dito, galit ng Diyos dito sa Ezekiel. At may dalawang listahan tayo po sa New Testament ng kung saan yung boasting, pagyayabang, pagmamalaki, ay nasa listahan po ng mga ano yung ginakagalitan ng Diyos. Alam niyo Romans 1, di ba? Yung mga verse sa bakla, pero nilista po dyan. Sabi dyan, backbiters, malami ito eh. Yan, yung mga bakla daw o yung mga equivalent. Yan ang bakla to eh, sabi dito. Yan o, men with men, di ba? Bakla, tomboy. So, ganun daw. Ayaw nila kasing i-retain ng Diyos sa utak nila. Kaya nga nabaliw na sila basically. Reprobate mind. At, nilista dito po yung mga kasalanan ng mga ganyang klase. So, unrighteousness, fornication, wickedness. Isa po dyan yung boasters. So, hindi pwedeng huwag mo i-downplay. Yung mayabang lang naman ako, pero mabait ako eh. Nang namimigay pa ako. Parang si, kung sinong politiko yan. Pare-pareho naman style yan eh. Nagbibigay ako, huwag mo magsasabi yung mayabang ako. Kasi, tumutulong ako eh. Backed by the haters of God, despiteful, proud boasters. Hindi po nagkataon yan. Nung kinakabisado ko po ito ng ano, yun ang kinakabisado ito, magkakasunod po kasi magkaka-relate yan, proud and then boasters. Despiteful, proud boasters. Okay, and then sa Timothy naman, yun ba kayo? Okay, this also know that in the last days, perilous times will come. So, bakit daw magkakaroon ng matinding delikadong times? End times to eh. Kasi daw, for men shall be lovers of their own selves. Walang mahal kundi sarili nila, makasarili. Kaya sabi dyan, covetous, and then, boasters, proud, blasphemer, disobedient to parents, unholy, unthankful. So, parang Romans 1 din. Diba, yung proud, and then covetousness, andun din sa Romans 1. Hindi nagkataon yan. Kaya huwag tayo mayabang. At huwag din nating mahalin, huwag nating hangaan yung mga taong mayabang. At talagang pinapakita na, yabang nito, tapos hanga ka pa, ang galing nyo. Kala mo lang yung kasi pinapakita niya puro positive. Hindi tinatago niya yung negative. At kung meron man at kita man, tinatanggi niyang negative. Huwag tayong paloko. Dapat alam natin di model yung pag ganun. Amen? Amen? So the Lord hates it. Nakalista yan sa mga matinding kasalanan. Hindi tayo dapat paloko dyan. Hindi tayo dapat yan hangaan, suportahan. Dahil, ang point ko pala kanina sa Ezekiel, it is against the Lord. Okay? So kasi pag hindi ka mapagpasalam, mayabang ka kunwari sa tatay mo, mayabang ka sa ano mo, ultimately, sinong pinagyayabangan mo? Nagbigay lang lahat ng bagay na yan, pinagyayabangan mo ang Diyos.
So kung lang ang utak mo lagi nasa Diyos, nagpapasalamat ka, mapagpasalamat ka, naglilingkod ka sa Diyos, actually, isa yan sa maiiwas mo sa sarili mo, maging mayabang. And the opposite is to, pag mayabang ka, malamang sa hindi, hindi ka naglilingkod sa Diyos, makasarili ka, ano ba? Puro ka sarili, yun ano yung pala yun. Gusto kong ulitin kasi yun talaga eh, makasarili, yabang, sarili. Hindi tunay na lingkod ng Diyos. Kung lingkod man ng Diyos, mas naglilingkod niya yung sarili niya. Nagyayabang pa ba kayo? By the way, maraming form ng pagyayabang ha. Minsan iba, katulad nung minsan, naalala ko na yung mga anak ng pastor eh. Tsaka yung mga lumabas sa kanya. May member siya na pinakulong siya. So, ewan ko ba't may gano'n sa Amerika. Tinawag lang. Hey, concern po sa pastor ko, mukhang naisira na ulo. Pwede ba pa, ano nyo, pakulong nyo muna ng isang araw? Pinulong nga. Kasi kawawa naman siya eh. Ewan ko naman, Amerika, mga tangang batas din eh. Di asar na asar kayo. Sino mo kasabi kayo? Kailangan, naisira na ulo ko. Ako po kasi concerned ako sa ulo ko, loka. Gusto ko sabihin dito, may minsan, may galit na pala kahit sa bahay nyo ha. Di ba, nagkaroon tayo ng experience dito. Parang, kala ko okay naman tong batang to. Yung ba na, hindi. May tinatagong galit. So, huwag niyong kagalitan yung hindi niyo dapat kagalitan. Again, ha, kasi nga, especially pastor, tsaka yung nanay, tatay niyo. Yung mga ginagawa sila para sa inyo na yes, hindi niyo naintindihan sa ngayon, intindihin niyo. At sana hindi kayo lumagpas sa ganung napapakulong ko yung ano, pastor ko, something. Kasi mahal mo nga yung sarili mo. Okay? Mas mahal mo yung sarili mo. And then, yung ibang tao, of course, is hindi na pasok mo sa concern mo. Ano gusto ko sabihin dito? Okay, so sana, andyan pa kayo. Mayroon pa tayo isa. Bagay natin tabusin to. Psalms pa rin. And number one, bakit tayo dahil tumiwas dyan? Sa ating sarili natin, sa pamilya natin, sa immediate family natin, mga pangasawa nyo, magiging partner nyo, o kahit yung kumpanya pinagkataba ko dyan, alam nyo yung talagang ano yun, di ba? San Miguel Beer, ay gusto ko dyan. Sila na pala may-ari ng naiyang. Pero doon nag-umpisa yun eh. Anyway, gray area yan, pero iwas ka na lang din. So it's wicked, evil, encourages covetousness, the Lord hates it. Then, pang-apat, Psalms 49. Kayo lang po ulit magbasa. Ready, go. They that trust in their wealth and boast themselves in the multitude of their riches. None of them can by any means redeem his brother, nor give to God a ransom for him. For the redemption of their soul is precious, and it's needed forever. Okay, so Psalms po yan ha. Pero nakita nyo ba yung tema? Yan, ganda to eh. Pwede mag-preaching dito eh. Pero isa mga dahilan bakit tayo dati maging mayabang. Sabi dyan, they that trust in their wealth. Paano magtatiwala sa pera? Paano magtatiwala sa pera? Pera gamit mo lang dapat yun eh. Ganito yan. Ano nga rin, kailan lang yung, ano ba yun? Ayan, yun na, ano ko lang yung Nokia. Kasi nga, alam niyo yung kwento sa Nokia, di ba? Dati napakayaman na nila eh. Tapos nagkaroon ng Apple, iPhone. Ah, wala yan. Walang kwento. Wala yan, tayo number one eh. Talaga number one naman talaga sila dati. Okay, iniisip nila ngayon, dahil tayo mayaman, tayo may hindi walang babangga sa atin. Di ba? E kaso mapera din yung ano eh. Ito, magkakaroon daw ng Tesla phone. Ano naman yan. Ang hirap nung nagtitiwala ka sa kayamanan mo kasi pwedeng may gamitin ng Diyos na laban dyan eh. Ang Diyos ang pinakamayaman sa lahat. So, pasok na natin mga kulto ngayon na naman, di ba? Mga kulto yan, mali-mali yung aral yun. Tapos, sabihin nila, pinagpala ako ng Diyos kasi malaki yung building namin. Anong walang connect yun sa kalooban ng Diyos? At least, I think, I hope, tayo hindi tayo magtiwala dun.
dahil ang malaking building. Ah, walang kinalaman yun eh. Kaya tingnan nyo daw ah, sino daw yung mga mayabang? Silang mga nagtitiwala sa Diyos, hindi. Sa kanilang yaman, sa, hindi mo, para siya sabi mo, hindi mo ubus to. May pera lang yan eh. Naubos nga yung Nokia eh. Sino pa? Kodak. Sino pa yung mga bumagsak ng kumpanya? Na ano? Mitsubishi, binili kasi ng ano yan eh. Nissan. Kia, ano pa? Wala ko, Blackberry, bagsak. Motorola, medyo ano pa yan. Sa back, ano lang siya sa backend. Pero, ano pa? Silicon Valley. Lugar yun eh. Ay, oo, yung banko, yung Silicon something na banko. Ang laki magpautang sa mga tech company, kaso ibang tech company, bagsak din. Sino magbabayad sa kanila? Wala. Walang umikot na pera. Lugi sila. So, never nyo yan. At by the way, ganyan nga pala yan. Yung kaya nabagin sa last time nyo, yung mga advertising company, yung mga mayaman kasi. Pinagyayabang nila yan. Parang umikot yan eh. Pag may nagyabang sila, may hanga sa kanila, may gi-invest. And then, so kailangan ulit na magyabang. Kaya nga, nag-invest ako lang sa mayabang sila. Akala nilang okay sila. Ganyan po yan kahit po sa artista, ganyan yan. Kahit napaka-miserable ng buhay nyo, kunwari, nasaya. Ay, gustong-gustong host yan, no? Kasi masayahin. Masaya siguro ang buhay nito. Kala mo lang yun. Pero tayo dahil, masaya talaga tayo. Amen? Imagine, nag-preach ako dito, parang wala ang tiwala sinasabi ko. Nakikinig po ba kayo? Amen! Naintindihan ko sinabi ko. Kung ako dito, nagsasalita ako ng ganito ata ito eh. Amen? Hindi ako sigurado mo. Amen? Nakita niyo na. So, lalo pag nag-i-encourage ka ng tao, tapos wala kang tiwala sa it. So, kanina tayo dapat magtiwala sa Diyos, alam na natin yun. Pero kaya point natin dito, kaya, tuloy pala natin dito, no? So, sabi dito, yung magtitiwala sa kanilang kayamanan at nagmamalaki sa kanilang sarili, sa dami ng kayamanan, ano daw? None of them can by any means redeem his brother. Sa Tagalog, yung mga nagyayabang ng lalo sa pera, ano yung, yes, magaling sila sa ibang bagay, pero ano daw yung parang kinabig ng Diyos dito? Ano ba importante? Ano na ganito? Dito pala tayo sa health muna. Ayaw mo, nagpayaman ka na nagpayaman, eh ang Diyos pala dati niisip mo, ngayon, sinubo ko ngayon, yung either kapatid mo, dito kapatid eh, or mag-anak mo, binigyan ng sakit ng Diyos na hindi magagamot. Kahit marami kang pera, hindi, mayroon yan, lahat yan nabibili. Eh, wala kang makita ngayon. Ano magagawa mo ng pera mo? Nakita niyo yun? Yan, sakit mo sa immune system mo. Ang dami sakit ngayon ng mga tubusi. Alam niyo, tubusi? Dati, programming language yan eh. Pero ngayon, tubo cancer yan. Hindi nila alam kung saan ang galing. Stage 4 agad. Nagpabakuna kasi. Hindi. Pero iba sabi ganun. Yung nagpabakuna, kasi yung iba, nilalaro yung ano mo eh. DNA mo. Ngayon yung maniwala, research nyo yan, talagang ganun yun. Sinabi ko na sa inyo dati, ako naintindihan yun. Inaral namin ng konti yan, ng aming second year high school. Yung mga DNA na ang bilis, mga chromosome. Lahat ng cell mo, ginagawa yun. Tapos papakialaman ng tao yun. Hindi, alam namin yan eh. Sobrang komplikado nun. I-risk mo ba yung buhay ng tao? Lalo pag ayaw naman niya, hindi niya naitindihan yun. Napunta naman tayo sa bakuna. But anyway, so sabihin, mahal na mahal mo yung kaibigan. Mabibili mo ng pera mo yun. Sinasabi na dito, hindi mo kaya. You cannot redeem his brother nor give God a ransom for him. Pati Diyos, Lord, ito na yung aking pera. Anong pakailan ng Diyos sa pera mo? Hindi kaya ng pera yan. Maraming hindi kaya ng pera. At kung hindi kayo nainiwalang kaligtasan to, kaligtasan ng health, kunwari, kaluluwa, sabi dito, for the redemption of their soul is precious. Ang yaman mo, sabi ni Jesus, for what shall he give in exchange for his own soul? For what shall it profit a man if he shall gain the whole world but lose his own soul?
Kahit na yaman mo, kunwari ikaw si Bill Gates. Kunwari lang ligtas si Bill Gates. Siya po siya hindi. Kasi gusto niya iligtas yung kanyang asawa, kunwari. Na-diniverse na pala siya. No? Eh kung na gusto mo iligtas, kaya mo iligtas yun dahil lang sa pera mo. Yung sinasabi ito, hindi mo kaya. At sinasabi niya, their soul is precious. Yung mahalaga yan, ikaw, pera lang meron ka. Ano mga gawa niya? Wala. And cease it forever. May ano to sa impyerno eh. May referensya. So ano importanteng bagay? Kaya ang point ko dito, napaganda, sabi dito, kaya dapat tayong umiwas sa pagyayabang. Kasi sinabi dito, example dito, yung mga mayabang boasted in themselves multitude of their riches. Pero hindi naman pala niya kayang gawin, bilhin, yung mga importanteng bagay katulad ng kaluluwa, kasayahan, health. Tsaka iba, ang daming pera, malungkot pa rin. Oh, kaya ang point natin dito, it places your confidence in the wrong matter, in the wrong things. Sa yabang mo, kaya ka nagyayabang, at nagyayabang ka, tapos yung ibang importanteng bagay pala na neglect mo, na hindi wala kang kayang gawin. Kasi puro ka yabang eh, inuna mo yabang. Inuna mo yung pera kasi alam mo, kala mo yun ang magliligtas sa'yo. Alam mo yun ang ultimate goal, pera. Yung importanteng bagay, nileglect mo, ano ngayon? Ano ka ngayon? Kaya iwas tayo sa maging mayabang kasi yung mga bagay na pinagyayabang, ilalayo ka dyan sa mga importanteng bagay. Amen? Kaya yung point dito, sub-point dito, soul winning. Ayun yun. Yung sinasabi dito, na walang yaman mo nga, pinagyayabang mo pa, wala na palang magagawa sa mga bagay na importante. O ano nga yabang mo? And then, tingnan natin sa... Ano ba yung mga bagay na importante? Sa New Testament, may reference tayo dyan. Sabi po dyan sa Romans 2. Alam niyo Romans, di ba? 2, ito yung mga Hudyo. Akala nila magaling sila. Ang sabi sa Bible, pakibasa niya, ready, go. So ang linaw dito yung ina-address niyang mga Hudyo, mga tao, mayabang. Anong pinagyayabang ng mga Hudyo? Eh, Hudyo rin siya. Again, obviously, natuto siya, naligtas siya. Pero ramdam niya, kaya hindi maligtas itong mga to, hindi magamit ng Diyos kasi mayayabang. So another point to say, it places your confidence in the wrong matter, in the wrong things. Both sa soul winning, ang hirap maligtas, ang hirap magamit ng Diyos para maligtas yung iba. Ano yung nangyari dito sa mga Romans dito? Yung tinapaliwanag yun dito. Ang hirap din nilang maintindihan yung reason and mercy. Kasi ganito po yan. Kala nila yung mga Gentile, dahil lang Gentile sila, dahil hindi kayo Hudyo, kayo mas inferior kayo, kami magaling, kami alam na yung Bible. Problema yung soul winning pala. Ganun lang yun. Pag matunay yung soul winning, pinuntahan yung Gentile, ligtas agad yung Gentiles. Yung mga Hudyo, ang hirap, taon na, ayaw pa rin. Bakit? Mayabang eh. Pinagmamalaki nila yung bagay, hindi naman sa kanila. Kung pinagkatiwala man sila, totoong pinagkatiwala sa kanila yung Bible, ginamit nila na maayos, hindi. Naiwasan niya maging mayabang kasi parang ang hirap bawiin po niya, ganyan po yan. Kaya ibang mayabang ako na, nagturo ako ng mali dito. Eh mayabang ako, kunwari lang ha. Kaya na magusga. Wala, post-trib. Ito ang tama, ito mali. Eh nagyabang pa ako, inasal-asal ko pa to. Kaya hindi pala naiintindihan. Ang hirap bawiin ngayon noon. Kaya diyan ang kaya, okay, maya kung hindi ako mayabang, kunwari, ganun. Sa palagay ko, ito yung tama. Ito sa sabay, inaral ko. Ito, mali. Kaya hindi ko masyadong asal. So kung sakaling mali ako, madaling bumalik. Yun yung malaking pagkakaiba pag hindi ka mayabang. Wala kang masyadong burden na mahirap mag-switch. Hindi niya ba yan? Ganun sa religion. Kaya iba, ang hirap maligtas kasi yung ano, pinupok. Again, parang yung kahapong na solwinin namin. Dami nila, yung dalawa, ayaw sabihin, religion nila. Alam ko, iglesia yung mga yun. Eh. Ay, hindi pwede sa amin yan eh. Bakit?
exemption kayo? Bakit? Kasi sinasabihan sila, oh, huwag namin makikinig dyan eh, kasi iglesia tayo, iglesia ka. Parang iglesia church yun eh. Dati hindi ako naniniwala si Sabi Pastor, yun parang narinig ko si Manalo, ganun mismo. Nung ako ay naging iglesia, ha? Iglesia, assembly. But sila, kasi mababaw nga ito mga. But anyway, gusto kong sabihin dito is, ano, pag mayabang ka, yung puso mo, yung confidence mo, malalagay sa mga maling bagay. Nabanggit kanina, pera, and ito naman, eh, hudyo kami. Sa halip na, pahalagahan yung kaluluwa, yung reason and mercy, ala eh, magaling ako eh. Ayabang mo kasi. Doon nag-umpisa yun. Kaya ang hirap mo i-win, ang hirap mo matuto. Imagine ito si Pastor, lagi sinasabi rin. Kunwari, mayroon ditong doktor. Kunwari lang si Dr. Jana ay MD, PhD, kung ano-ano nakadagdag sa pangalan niya. Eh si Pastor Ace, mag-preach ngayon, di ba? Kunwari lang, di siya anak ng, ano, siya, ano, bisita natin, ganyan. Nakikinig yan dito, ano bang tinapos dito si Pastor Ace? Bachelor in Computer Engineering. Walang kinalaman to ako. MD, PhD, ano, uy. DDD. Ano naman yan? So, di ba, ang hirap para sa kanya, again, ha, kung mayabang siya, na makinig na, kasi, again, kahit ang talino pa, hindi lahat ng bagay, alam mo. Kaya nasalaman sa nakuha ko, kahit bata pa ako, na hindi ako lagi, naalala ko yung sinabi ko, yung testimony sa, yung unang nag-share sa akin, ayokong pahinggan kasi bagsak nga doon sa klase namin eh. Ako tuturuan mo, parang yun. Pero somehow parang kinilos din ako ng Panginoon doon nung time na yun. Ano kaya magaling kasama at saka sa integral? Eh malay mo, di ba? May sabihin niya na nakakatulong sa'yo. Dapat ganun tayo. Amen. At kahit pag nagsolving tayo, ganun, na-open ako dyan. Parang kay Kuya Jun, di ba? Kaya may dumusita sa'yo, balay mo, sila yung totoo ba? Pakinggan mo. Pero alam natin, di ba? Itong sakali lang. So kaya tanong ka lang, ano po ba tinuturo nyo? Actually, walang lang. Ito po sabi sa Bible, ano naman Bible nyo? Labas nyo kami Bible yun. Hindi, ito yung aming, ano yung, ano yung tawag nila dyan? Pasugo, hindi sa kanila yun, di ba? Yung watchtower, yung ano nila. Ano ba yun? Ayun na yun. Lupa lang mamanahin. So, tayong mayabang. Ang dalas po niyan, ano bang tatapusin ko na dito? Ano pa yung mga perfect example ng ganyan? Again, yun yung pinaka-ultimate, kaligtasan eh. Yung mga matalino sa sanlibutan, sila yung hirap maligtas. Dapat alam natin yan para matulungan natin sakali. Hindi naman lahat yan ay sarado talaga eh. So may nawin ako, Dr. Kaso pa yun, parang ano eh. Hindi ko na follow up kasi. Yabang din eh. Kaya sana, totoong tumanggap yun. Kaya ang hirap ng ganun basta-basta. Hindi mo nga malalapitan eh. Mag-schedule ka. Kaya ako na-share lang yun kasi may lamay. Pero, ang hirap. So, mag-ayabang pa kayo? May impress kayo sa mayabang? Hindi na mayabang, Pastor. Eh, minsan mo kailangan mag-yabang eh. Paano kung manager ka ng CEO ka, hindi ka mag-ayabang? Kayo, sagutin nyo yun. Minsan nga, wala pa tayo dun. Yabang na natin. Ah, ito nga pastor, yung isang pastor na tapusin ko na lang dito ha. Yung ka-ordain lang na pastor, nagyabang agad. Ang bait-bait ng pastor niya, in-ordain siya, nagkaroon lang ng pagkakaiba sa doktrina. Actually, association lang, kaibigan, ganyan. Ah, mali kayo, mali ka! Ginano na agad, oh, mali ka! Eh kasi yung pera nila, nandun pa pala sa, ano, sa isang pastor niya. Ano nangyari? Tinanggal sa kanya lang. Ano, nga siya ngayon. Alam mo, marunong ka na. Kaya ako, alam nyo, kahit ako po ay yan, mayroon kaming difference na pastor. Alam nyo yung attitude ko sa kanya. Amen? Amen. Alam nyo yun. Hindi tayo nagmamalaking ewan. Alam natin, hindi natin alam lahat. Therefore, never tayo maging mayabang. Eh, pastor, ba't sumisigaw ka? Nagtuturo lang ako. Ngayon, kung sakto talaga, di tingnan mo rin, nasa, para sa inyo rin yun eh. Kung talaga may mali ako, pwede natin pag-usapan. At dapat actually talaga natin pag-usapan. Oh, gusto ko pag-usapan natin yung mali. Kung may mali ako.
sa iyo kung manatiling mali. Amen. At ganun din sana kayo. So mamaya po, meron pa tayong anim. Banggitin ko na lang, mabilis. It is almost associated with sin and pride. Number 6, you're not sure of many things. Number 7, it leads to failure. Number 8, it means and amounts to nothing. Number 9, it leads to imbalance. And number 10, it leads to false beliefs. Okay, kung sakaling hindi na kayo bumalik mamaya. Pero itakil natin yung mamayang hapon. Mamaya ba tayo matutunan? Amen? Okay, let's pray. Lord, ang salamat sa inyong mga salita. We pray na kayo po yung pala sa bawat isa again. Wala naman masyadong mayabang dito, Lord. Maraming salamat po dyan. But again, di po posible na sa duration ng aming buhay, magkakaroon kami, mamimit kaming mga kaibigan, nahanga kami dyan dahil magaling sa isang bagay. No, hindi kami maging mayabang po. Alamin namin kung saan kami lalagay. Sakaling pagpapalain nyo kami, Lord, kung anong bagay yan. Magkakaroon kami ng mga isinasawa, tabaw, kung ano man yan. Kalagay sa buhay, nawa. Maalala namin yung mensahe na ito, Lord, na very basic naman. Maging mayabang, ilagay namin sa sarili namin sa tama. Yun lang po, hindi kami tahihinto na maglingkod sa inyo dahil kayo po yung talaga may karapatan na paglingkod na namin, purihin namin, sambahin. But, yun po, Lord, malagay kami sa tamang lugar namin. Turuan yung bakit isa. Palayan nyo namin fellowship, subsan ang kakainin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.